Idol madla nakakahanga, may mga hawak gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging pumakarera. Welcome back mga kalapatids dito sa Madla Loob TV. For today's video, eto hawak ko na yung isa sa mga bago nating ibon. Actually, dalawa ang bago nating kalawang bird dito. So bali, total birds natin ngayon is apat na kalawang na mga kalapatids na mga breeder. So ito yung isa doon, ito yung hen na isang nakuha natin. Ayan, napakagandang ibon mga kalapatids. So muleman din lahi neto, pure muleman. Ayan yung bagwis sa ilalim. Sa ilalim, maputi eh, no? Di ko sure kung bakit puti yung ilalim ng bagwis niya, pero okay yung ano neto. Bagwis niya maganda, mahaba oh. Dito puti din. Ayan. Pero hindi naman siya yung grizzle na kalawang eh. Kalawang lang talaga siyang kalawang. Ayan. So ito yung possible hen. Hindi ko pa sure kung hen talaga hangga't di natin napapaitlog. Hindi natin pwedeng i-classify as hen. Ah, pagandang ibon. Check muna natin kung may kuto. Parang wala naman siyang kuto. Base sa hawak natin mga kalapatid. Wala akong nakikitang kuto. Unlike doon sa pinakita ko noong nakaraan, yung naliligo ng kuto. So hindi pa natin naliliguan 'to kasi medyo may bagyo, 'di ba? Nag-uulan. Baha na naman nga dito sa amin. So yung mata niya orange. Ay mga kalapatid, hindi siya kamukha nung iba nating mga kalawang dito na hindi orange yung mata. Iba mga kalawang natin dito, pearl eye ang kulay na mata, pero ito orange eh, no? Orange na orange. Kakulay niya yung mata mismo ni kalawang. So ito, pwede nating pares mismo na to. Doon ulit kay kalawang para makapag-breed tayo ng mga bago. Saka maliit lang siya, oh. Maliit lang na ibon. Ayan. Hindi naman ganun kataba din. Ayan, oh. So medyo violet pa yung ano niya, yung butche. So kailangan condition pa natin to. Pa September na mga kalapatid. Siguro November na natin to mabibreed kasi pupurgain pa natin to. Kasalukuyan ko nang ginagamot. Ayan. Nakaano pa nga to mga kalapatid. So naka clip cover o ring cover pa. Naka ring cover pa mga ganda mga kalapatid. So ito yung isa. And then yung next bird naman, yan yung asawa ni kalawang mga kalapatid. Yung isa na yan. Yan yung hen. So yung nakuha natin na isa pa kak. So ito. Pakita ko sa inyo yung isa. Tara natin, baka tumakas. Ito yung isa pa mga kalapatid, na isa pa nating bagong ibon. Ayan. So yung mata nito, ayan kita nyo, para siyang orange na may pagka pearl eye. Kamukha nung isa dun sa kabila. So halos hawig sila ng itsura. So ngayon, bali ang kalawang bird natin, sabi ko sa inyo, is apat na. Puli natin, ha? Medyo madilim dito sa breeding area natin dito. Medyo nagwawala nga ito mga kalapatid. Ito malaki. Yung isa, ano lang eh, okay lang yung size eh, pero ito malaki to. So ito na yung dalawang kalawang natin, medyo malikot yung isa. Pakatuwa ka, so ito kung makapapansin nyo yung kulay niya, may pagka brown, brown ang kulay niya mga kalapatids eh. Ito namang isa, ito kulay kalawang talaga, talagang rusting rusty ang kulay. So yung kulay niya, parang mas dark no boy? Parang mas madilim o dahil namumulbos lang. Ayun o, namumulbos yung daliri ko mga kalapatids, ayun o. So talagang nakakondisyon na itong isa nating ibon dito. Ayan. Ito, kailangan pa ng kondisyon. So, bali, ito yung pwede natin pagparisin sa susunod. Ayan, dalawang kalawang pair. So, halos apat na. Naku, para magkakawan eye call yung isa. Ayan, oh. Tingnan natin yung mata. Oh, tingin mo magkakawan eye boy. Para magkakawan eye, oh. May tubig-tubig. Ayan, oh. Ayan, baka nagkasipon dahil dun sa biyahe. O dun sa pagkakalagay sa karton. So, kailangan patakan na kagad natin to sa mata. Para di na tumuloy. Saka, okay lang, gagamutin ko rin naman ng pang respiratory to. Ayos lang. Ito, ganito dapat yung mata mga kalapatid sa inyo. Ito kita nyo yung mata nito. Walang pamamasa. Malinaw lang. Medyo naglulugon nga lang tong isa. So, ayan yung bagwis naman ng isa. Teka, baba muna natin to. Ito, si kalawang red. Ito, hawak ko na ulit ngayon. Dahil di natin masyado mawakan kanina. Ayun o, namumulbos talaga siya mga kalapatid. Maganda kondisyon ng isa nating ibon na to. So, ayan yung bagwis niya. Pero ito sa ilalim, hindi puti. Ayan o, unlike yung kanina, di ba, yung ilalim na bagwis niya, puti. Ito talagang purong-puro. So mukhang mas puro yung lahi nito, ayan o. O, hindi puti. Bagay nakikita natin puti dito, yung pulbos na nung ano niya, bagwis. Ayan o, baka naman kulang lang sa ligo to, kaya ganito. Kaya kailangan, maliguan muna to eh. Pero di pa naliguan din to eh. Dahil kukuha nga lang natin, kasi may kuntil sa mata. Ayan o. So yung mata, ayan, sinasabi sa inyo. Orange din pala siya. Kaso, pearl eye. Ayan o. Diba? Orange pearl, pearl eye. Yung isa kunin din natin yung maliit. Para may compare natin yung tatlo pagka pinagtabi-tabi sila.
Pero hindi ko maawa kasi ng tatlo, ang dalawa lang kaya, kaya isa-isa ko lang mapapakita sa inyo, kunin ko isa. Ito yung isa pa nating kalawang. So yun yung napansin ko mga kalapatid, ito isa na to, ang kulay niya, ma-brown din siya o, oh. Ayan o. Oh. Brownish yung kanina, talaga ano siya, mapula no, o baka sa ano lang talaga, sa pagkakapulbus lang, mas condition lang siguro talaga yung isa. So ito naman yung bagwis niyan, ito, puti dito. Dito may puti din. So pwede itong mag red grizzle, tiger grizzle na red mga kalapatid. Parang ano yata yun, yung recessive tiger grizzle yata tawag nila doon. Pero di ko sure, ayan yung isa. So ito, tatlo na hinahawakan natin ng kalawang. Bukod pa doon sa original nating kalawang bird, ayun nasa kabila. Yung ilalim naman nito, ayun wala din siya nung sa ilalim, yung puti-puti oh. Ang kulay din niya dito, brown. Dito rin brown na yun. Kaya gustong-gusto ko yung ganito kasi pag lumilipad to, kaya kunyari malayo, makikita nyo pa lang, yung bagwis niyan talaga, ayun o, pag lumilipad na gumawa ganun. Diba? Pag lumilipad sila, ang itsura niyan sa ilalim, mapula. Kaya gusto ko yung ganitong kulay. Kaya gusto ko talaga silang i-breed. Ayan, so sana maparami natin yung mga ganitong kulay. Nagkapuyo ka pa, ala naman puyo to ah. Ayun o, nagkaroon ng puyo dahil sa iniinom niyang tubig, naglakit siguro. Yeah, so abangan nyo pag pinagparis-paris natin. So bali total na kalawang bird natin is meron na tayong apat. Apat na yon. So kung sakali baka mag-produce agad tayo ng walong kalawang bird. May isa pa ako dito, yung anak naman medyo lumaki na, yung pinakita ko sa inyo dun sa labas. Ito, ganito na itsura. Yung sinasabi ko sa inyo na isa pang kalawang, saka ako na pala papakita sa inyo mga kalapatid. Si kalawang kasi ito nga pala, nandito sa kabila. Ayan o. Ayan, nandito sa breeder natin. Ayan, sa tsura niya dito, ayan o, maputi ang mukha niya. Pero yung nilalabas niyang mga anak, eh hindi ganyan ang kulay. So hindi ganyan kulay yung nandun sa labas na anak niya. Papakita ko sa inyo sa susunod. Ayan o. So halos lahat sila, ang kulay ng singsing, pare-pareho ang kulay. Lahat sila green. So ayan, green din yan. Yung singsing ni kalawang, mga kalapati. Iba lang sila ng series, saka iba-iba lang ng ring. Pero yung kulay, iisa. So parang kapag mga kalawang talaga, puro green talaga sinusot eh, no? Nila napasi ko pagka kalawang, ganun pala ginagawa. So yun yung mga ibon natin dito. Pag mga dati nang ating ibon, dito natin nilalagay. Hindi ko na tinatambay sa ibang pwesto. Matik yan dito kasi nga kilala ko na yung mga kondisyon nila. Alam ko na yung mga dapat gawin. Eh, madami lumilipad yung mga bala-bala ibo. Talagang nagpi-face mask din dapat kayo pagka nandito kayo sa loob. Ayun pula yun. Yun yung silver mga kalapatid yung isa. So magpapakain na kasi ko. Hapon na. Medyo madilim na. Actually ang aga pa, alas 5 pa lang. Pero dito sa loob ko, madilim na. Kaya kailangan talaga dito yung mga ilaw. Ito, yung naka-solar na ako dito mga kalapatid. Solar na ilaw na yan. Ano, nag-reflect dito. Yan, solar na ilaw. Pero lumiliwanag naman. Yung isa naman na project nating kalawang, ang malas natin, parehong hindi napisa. Yung dito sa Imbrec Cross Colson, saka Imbrec Alphonse. Ito, yun nandito. Ayan, yung itlog ng dalawa na to, hindi napisa. Ayan o mga kalapatid, so hindi napisa yung unang itlog nila, malas. So gusto ko na talaga i-breed to, kaso nga hindi napisa. Hindi ko rin alam kung bakit hindi napisa. Nag-okbu yung dalawang anak, hindi lumabas. No? Nung tinina ko, parang medyo dedo na doon sa itlog. Sayang, sayang. Ito pa naman gusto kong bagong pairing, yung mukhang bato-bato na to na naka-cross doon. Ayan. So abangan nyo rin pala yung mga bago natin pa-ending, yung dalawang pa-ending natin sa Sabado na yan ha. So yung ending natin nung nalaban nun is yung sa Philippines versus China na game yon mga kalapatid, sa Sabado 8 PM. So meron pa tayo siguro mga 20 slots na available, so PM na lang kayo sa page natin para makasali kayo. 120 syempre free shipping. Siya'y kalapatistang napakadaling nakilala.